los biyahero. Hindi raw sila rich, pero nakapaglibot na ng mundo. Alamin ang kanilang diskarte. Summer activities sa lupa, sa tubig, at sa himpapawid. Promo fares ng airlines ngayon, maraming mga Pilipino. Well-traveled na, mga jet setter. Kayod ng kayod, pero oras na makatsyempo ng seat sale, mabilis kumaripas para bumiyahe. Hindi ipinanganak si Rinel na mayaman, pero buong pagmamalaki niya, nakapag-around the world na siya. Nakapag-swimming kasama ang mga dolphin sa Dominican Republic. Is it your first time to experience this once in a lifetime dolphin swimming? Yes. Nag-bungee jumping sa Pentecost Island sa Vanuatu sa South Pacific Island malapit sa Australia. They're very good. Gumawa ng snow angels sa Iceland. Nakasalamuha up close and personal ang mga penguin sa Antarctica. At nag-polar plunge sa Arctic Ocean. Sa halos 200 bansang araw sa buong mundo, 88 sa mga ito, narating na niya. Kabilang na riyan ang Denmark, Scotland, Russia, Norway, France, at Alaska. Let's go and join me to my adventure. Sa lahat ng ito, ang Rapa Nui National Park sa Chile raw ang kanyang pinakapaborito. Dito niya raw kasi personal na nasaksihan ang ganda ng isa sa tinaguriang UNESCO World Heritage Sites. Nakatayo rito ang mga naglalakihang headstone figures na kung tawagin, Muay. Pero paano nga ba narating ni Rinel ang lahat ng mga bansang ito? Simple lang, bellboy siya sa isang barko. Kapag dumaong na ang kanilang sinasakyan, may pagkakataon silang mag-off at maglibot sa mga dinaungan nilang bansa. Nakapasok ako sa isang yate at yun ang nagbigay sa akin na oportunidad na makapag-travel around the world ng libre. Akala ko nga dati, mayaman lang may pagkakataon makapaglakbay. Bata pa lang daw si Rinel. Pangarap na niyang maging piloto para malibot sana ang daigdig. Pero dahil mahal ang pagpipiloto, hindi niya nagawang kunin ang kursong ito. At nung dumating ang oportunidad, opo, bellboy, kaya ko po! Na makapagtrabaho sa barko, sinunggaban niya. Nay! Nay! May trabaho na ako! At ito na ang susi para natupad ang kanyang mga pinapangarap na marating. Hello travelers, today's May 7th, National Day here in Norway. Para makita ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang world adventures, gumawa pa si Rinel ng YouTube site. Hi, this is your host Rinel, traveling around the world, and welcome you to Haiti Labadie. Dahil malayo ako sa aking pamilya, naisipan kong gumawa ng video at dokumentaryo ang aking mga karanasan na kung saan nag-i-interview ng mga locals. So the colors is very appealing to the eyes. Kumakain ng mga exotic foods. Best chicken in Oslo. Kumakanta, pinapakita yung mga magagandang lugar sa iba't ibang bansa at nakikipagsayawan sa mga tao. Bilang souvenir sa kanyang mga biyahe, meron din siyang koleksyon ng mga refrigerator magnet. Foreign currency mula sa iba't ibang mga bansa. So this is the popular Turk and Sea House Garden. It's quite small, but it's beautiful. At sa kanyang bahay dito sa Pilipinas,
makikita ang isang world map na tagtag ng pins, tanda ng mga napuntahan na niyang mga lugar. Sa kanyang karanasan, balak ng araw niyang mag-apply bilang most traveled man sa Guinness Book of World Records. Yeah! Pinaplano ko naman ay mag-apply sa Guinness Book of Records as the most traveled man in the world who documented his own travel videos. Isang malaking karangalan yun para sa isang Pilipino na katulad ko na makapag-uwi ng ganun titulo.